Cash allowance o mas kilala dati na choke allowance ay itataas mula 3,500 pesos hanggang 10,000 pesos. Para sa kompletong detalye, panoorin lamang ang video. Kung bago pa lang po kayo sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe, comment, like at share. Maaaring i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa bago naming video. Sa ilalim ng proposed school calendar, school year 2022 hanggang 2023 ay magbubukas sa Agosto 22, 2022. Inaasahan na ang cash allowance ay ilalabas sa huling linggo ng Agosto hanggang Setyembre 2022 o ayon sa maaaring pagpapasya ng kalihim ng edukasyon. Ang choke allowance ay itinaas mula 3,500 pesos hanggang 10,000 pesos mula sa simula ng klase matapos aprobahan ng Senado ang Senate Bill 1092, na kilala rin bilang Teaching Supplies Allowance Act. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, ang choke allowance ay inililihis sa isang teaching supplies allowance upang makabili ng tangible at intangible na mga kagamitan at materyales sa pagtuturo. Ang mga kagamitan at materyales sa pagtuturo na ito ay kailangan para sa mga guro upang maipatupad ang iba't ibang paraan ng pagtuturo. Itinuring ng mga guro na hindi gumamit ng choke, ngunit malamang na ilipat ito sa iba't ibang mga supply na kailangan upang maging komportable, lalo na sa pandemyang ito. Napapanahon at angkop ang pagbabago sa allowance ng choke. Ang naaprubahang panukalang batas ay nagmumungkahi ng isang staggered na batayan para sa pagpapatupad ng pinataas na allowance. Malugod na tinanggap at pinuri ng Kagawaran ng Edukasyon ang pag-aproba ng mga senador sa panukalang batas. Ito ang opisyal na pahayag ng Kagawaran ng Edukasyon. Itinuturing nating makabagong bayan ang ating mga guro sa mga karaniwang paaralan at nais nating pasalamatan ang Senado ng Pilipinas bilang ating kaisa sa pagsuporta at pagpapatupad ng patuloy na pagtaas ng teaching supplies allowance sa susunod na 4 na taon. Narito ang timeline ng continued increase sa teaching supplies allowance para sa lahat ng teachers ng Kagawaran ng Edukasyon. School year 2021 to 2022 ay 5,000 pesos. School year 2022 to 2023 ay 5,000 pesos pa rin. School year 2023 to 2024 ay 7,500 pesos. At sa taong 2024 at sa mga susunod na taon ay magiging 10,000 pesos na. Ang mga guro na nasa serbisyo mula sa opisyal na unang araw ng school year hanggang 30 araw sa kalendaryo pagkatapos ng pagsisimula ng school year ay may karapatan sa kabuuang cash allowance. Habang ang mga guro na ang assumption sa tungkulin ay lampas na sa 30 araw pagkatapos ng school year ay magiging karapat-dapat sa isang proporsyonal na batayan. Samantala, ang mga guro na walang teaching load, may absence without leave, yung mga naka-indefinite leave of absence, mga naka-maternity leave at study leave, at guilty of any offense in connection with their work, at yung mga wala na sa trabaho sa opisyal na pagsisimula ng school year ay hindi makakatanggap ng cash allowance. Talaga namang good news ito para sa mga guro ng Kagawaran ng Edukasyon. Anong masasabi mo sa balitang ito? Comment down below. Kung nagustuhan po ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe, comment, like at share. Maaaring i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa bago naming video. Pwede nyo ring i-like at follow ang aming Facebook page. Maraming salamat po.